Ako, if I'm gonna be honest, may mga times na kine-question ko rin talaga yung God's plan, ganyan. With my career, ganyan, as a director, writer, na gusto ko pa ba, may manonood ko ba ng pelikula ko, ganyan. Nagbumubod pa kami from our last project na parang very fresh pa. Yung aking yung Single Bells, ano pa rin siya? Showing pa rin siya ngayon. Under Metro Manila Film Fest din siya. And medyo mataas yung pressure, honestly, kasi ang hirap ng pabalikin ng audience sa sinehan dahil ang dami ng streaming platform. Sa ibang mall, mataas talaga yung presyo ng sinehan, ng tickets. So, sana ngayon, tulong-tulong tayo, even yung mga audience natin, para buhayin talaga yung pelikulang Pilipino and deserve ng Philippine cinema na mabuhay pa ng ilang taon, ng habang buhay, parang pelikula namin. So, sana manood talaga kayo. Sana sama-sama tayong bumalik sa sinehan sa April 26 po. Oo nga, hindi ko din alam kung anong mangyayari, pero ang papangako lang namin, bibigyan namin kayo ng magandang pelikula, magandang storya, talagang papaibigin namin kayo sa muli. Ayan. Pero may kaba pa rin, kasi nga sa nangyayari ngayon sa film industry, sana panoorin talaga. And long weekend naman to, sana hindi na mag-bashing yung mga tao at mag-swimming. Ako, if I'm gonna be honest, may mga times na kine-question ko rin talaga yung God's plan, ganyan. With my career, ganyan, as a director, writer, na gusto ko pa ba, may manonood ko ba ng pelikula ko, ganyan. Kasi yung mga pinagdaanan ko, mga films ko, medyo nahihirapan ako na yung mga tao na manood din yan. Yung una kong film, yung nakalimutan ka, which is thankful naman ako doon kasi doon nag-open yung mga doors ko. Marami akong producers na nakilala and mas lumawak yung connections ko. Pero hindi pa siya nag-box office nung nakalimutan ka. Tapos yung pangalawa ko yung Exorcist nung Metro Manila Film Fest 2021. Tinamaan naman ng Omicron. So hindi rin siya masyado napanood. Tapos yung Single Bells ngayong Metro Manila Summer. Metro Manila Film Festival Summer. Ganun din, mahina din. So sabi ko, sana itong sa muli, ito na talaga yung Lord, yung sana mapanood ng mga tao. Kasi, syempre, to be honest, kung gagawa ka ng pelikula, na magsusulat ka, syempre, gusto mo mapanood ng madami. And, ayun, yun talaga yung parang kine-question ko talaga si Lord. Pero, ayun, magtitiwala na lang na may sabuli pa. Ito na siguro yung masasabing yung sa among sa lahat ng managawa ninyo, yung pinakamalaki, marami yung pinagdaanan. As in, ilang years din bago matuloy at ito finally nasa sinehan. So during those years, those times na hindi pa to natatapos or hindi pa kayo sure na kung matutuloy pa ba or matatapos, but you were thinking, and parang ngayon na eto na finally, especially may date na siya sa sinehan, sure na sure na. So ano yung masasabing mo? Syempre it's all worth it. Pero at paano yung feeling? Share nyo naman. Directive, ikaw naman. Actually, nung una, nakakalungkot nung lockdown. Tapos hindi namin alam kung matutuloy pa yung movie. Kasi naka 6 days na kami, tapos meron na lang kami last 4 days. So tinatanong rin kami ng Viva kung kaya ba natin itong i-shoot during pandemic.
hindi ba mag-iiba yung quality. Tapos ang dami na talagang pinagdaanan, may lockdown, may mga pagkitaan, namatayan kami ng staff. Sobrang ano, ang dami nangyari. So, ayun, ginabahan kami kung matutuloy siya. Tapos ang worry pa namin, yung mga continuity, kung yung buhok, yung costume, kung nandun pa ba, ganyan. Kung gusto pa ba ng mga staff na ituloy, gano'n. Kasi ilang years na yung nakalipas, ganyan. And very happy naman kasi kumapit yung lahat, yung production, yung mga actors, and even the producers, naniwala sila sa proyekto. Kaya nadagdagan pa kami ng 3 days, so total naka 13 days. Ano sa palagay mo, yung pinakamalaking factor, anong meron sa movie na to na talagang worth it yung paglaban na tutuloy at tapos? Maganda yung story niya. Story, yung quality niya maganda. Kakaiba siya. And sana hindi lang kami yung lumaban para dun sa pelikula. Sana lahat tayo, sana mas maraming manood. You know?